Pagkatapos ng unos, eto naman, pinag-iisipan natin kung kakainin ba natin to o hindi. Decision is yours. Samahan niyo ako! Bye! Madaliin lang ito. Mga 6 minutes lang. Don't forget to don't skip the ads. Station ID, pasok! Hello everyone, it's RB of RB TV. Kumusta na ang inyong mga araw-araw na pamumuhay? Lalo sa panahon ito na alam ko ang kalimitan ay nasa quarantine period pa. So, yun, ayun po. Ako po ay magsishare na lang ating kakainin sa araw na ito. Yes, ito po ay at tulad ng sinabi ko kanina isang gabi. Kasama po ito sa binili ko doon sa isang famous na bakery din sa amin. Takagipan yan, tawag. Ay, sorry. Ayan po, ganda. Chocolate roll, di ba? At malambot po ang loob niya. Nasa, ito po ay, siya po ay nasa isang, lalagyanan niya itong disposable na aluminum na parang pound cake mold. And meron po tayong, of course, kape-kape. Ang aking bagong tasa, aking bagong mug cup ay courtesy ng Can Do. Ah, diba? Diyan ko siya binili. Ang ganda-ganda lang. Parang sakura na something-something na parang spring lang. So, ganda po ng pagka-pink niya sa loob. Kaya yun, until lang. Actually, marami tayong mug cup dyan. Tayo po ay disipula ng mga mug cup bukod sa mga ball pens at mga gel pens at gel ink pens and notebooks, SSS, and boxes, and stationaries. Ayan. Tsaka, ano, ito. Masarap siyang kainin at tayo po ay kumain. Hindi ko magawasan. May aking tripod na iwanan ko sa taas. Gusto ko pakita sa inyo ang loob. Ayan. So, oh, see that? See how moist is that? Hindi po siya yung dry. Siya po ay mamasa-masa at soft. Hindi din siya ganun katamisan. Ano sinabi ko? Hindi rin po siya ganun katamisan. Kaya okay na. Okay sa alright. Ang kape ko po na tinatrabahong inumin sa araw-araw ay ito po. Key Coffee. Pangalawang pagbuhos ko na po ito. Kahit 20 grams po ang na-add sa kanya, may plus ay masyado po akong makapi ngayong mga panahon na i-touch. Black po ang dinadali ko. Ayan ha. So, ayan. Para po kayong bakit po kayo pupunta pa sa cafe sa labas kung pwede naman kayo sa inyong bahay. Ayan. At meron pa kayong pa-video para sa inyong content. Diba? Salamat. Ito nga po pala ang baluta ng ating cinnamon. Tapos, ayan. Ito po ay nabili ko ng 240 yen. Tatlong linya. 240 yen. Kalahati niyan ang magiging presyo ng pagbinili mo sa Pilipinas. Alright. Mahal po ba o mahal? Ay, sorry. Mahal po ba o mura? Kayo po ang bahalang mag-decide kung mahal ang ating isang hanay na tinapay na tatluhan sa halagang 240 yen or 120 pesos. Ganon po ang lakaran sa Japan. Kaya kung kayo pupunta dito, handaan nyo na po ang inyong mga pambili at hindi po kayo magiging masaya kung kayo ang lahat ng bagay ay kukuripotin ninyo at i-convert nyo sa pera ng Pilipinas. Ayan ha. Ito pong video na ito ay hindi para po magyabang ng kung anong kinain. Somehow, ay gusto ko po kayong ipa-adapt din sa papaano ang mga bilihin, ang mga presyo, ayan. Yung mga ganyang bagay nagsisimula sa maliliit. Kaya, umpisa na po natin sa 240 yen. Pakita mo, ate, ang inyong price tag. Alright, so ito po ay hanggang April 17. Today is April 14. O, diba? May shelf life pa siya. O, yan. Salamat sa inyo at
nag-ingat po lagi. Kung na-like nyo ang aking parang merienda ko to eh. Merienda video content. I please subscribe and like the bell. Like the bell. Press the bell. Salamat at ayun nga. Dami ko pang kuda. Mag-ingat kayo ha. Kain na. Teka lang. Bye-bye po. Kikofi. Bye-bye. Thank you and bye-bye. God bless you all.